umaga o hapon sa inyong lahat. So, since na mag-relax muna tayo, kwentuhan muna tayo kung anong nangyayari previous. Meron akong kwento regarding sa sugal. Sugal na Karakros. Yun. Siguro yung mga sugarol ay familiar kayo sa sugal na Karakros, no? So ito pong Karakros na minsan ay na-experience natin na maglaro doon sa noong nasa ano pa tayo, nasa Maynila, nasa dyan sa Moriones, ay Parola. One time po ay naglaro ako ng Karakros, larong bata lang, larong bata noong una, at nung tumagalan ay mabibigat na ang aking kalaro. So yun po, pwede ito po yung nangyari. Sana kapulutan nyo ng aral ito, at if ever na ma-encounter nyo, lalo yung mga ibang sugarol talaga, no, ay matuto kayo. So ito ay hindi ko ikikwento ko, hindi para magpasikat o kung anumang bagay. Ang sa akin lang ay kapulutan ng aral ng bawat isa sa atin. Yun naman talaga ang objective natin dito sa ating channel. So yun po. So before po, nung nasa ano ako dyan, in I think in 2006, naglaro na dyan po ako nakatira sa Moriones, Parola, Del Pan, malapit sa pier, malapit sa Divisoria. So one time pang gabi ako noon, naglaro, hindi ako makatulog, lumabas ako. So may naglalarong mga bata doon na Karakros. So may dala akong barya, yung sukli ata yun sa aking pagbili ng Yossi. Yun. Sumalis ako doon sa larong Karakros. At kalaunan, habang tumagal, siguro na, I think nananalo ako noon. Yung mga kalaban ko, ay namalayan ko, ay puro na pala mga bigatin. Yung bigatin na kriminal. Tulad ng yung isa doon, sabi, tawag nito, operator ng jumper, na which is na kilalang tirador. Isa naman doon ay, sabi nila, holdapper daw yon. At yung isa naman ay negosyante. Illegal ang negosyo niya. So maraming illegal. Pwedeng possible na drugs, kung ano-ano pa. So ibig sabihin, may pera talaga. Eh tayo naglilibang lang. So dumating yung time na lumaki ang panalo natin. Siguro tumakbo ng ilang oras yun. Lumaki ang panalo natin, umabot ng 30,000 mahigit. At nawala yung mga barya. Puro na siya libo. Hawak-hawak, wala nang barya-barya. So nung nananalo, habang nananalo ako ng ang hawak-hawak kong pera ay mahigit 30,000. Habang sila naman ay umiinit ng umiinit na ibang manlalaro na kung titingnan mo ay ayaw talagang magpatalo. Pag naubos yung dalawang isa, uutos. Kuha mo ko doon ng 5,000. Sabihin mo kay ano, kuha ko ng 5,000. Ito naman sa kabila, kuha mo rin ako. Talagang, kumbaga sa ano, ayaw ka talaga nilang pakawalan. Gusto talaga nilang makabawi. Yun. So, tayo naman ay hindi na masyado sugarol. At sa area ngayon ay sabit lang tayo. Ibig sabihin, nangupahan lang tayo doon pansamantala para lang makapag-struggle tayo sa ating misyon. I think, nag-aaral pa ako noon ng, kung hindi ako nagkakamali, third year college pa ako. To be exact, 2006, third year college ako. And taking a BS cream. Ngayon, yun, talagang ayaw, nakikita ko talaga sa kanila, ayaw talaga nila magpatalo. Since napanggabi ako noon, at gusto ko nang umayaw, gusto ko nang magpahinga, matulog, pre, pag paggabi ka. Eh, naisip ko, pinakamadaling paraan, ipabawi ko sa kanila yung pera kong hawak, na which is na yun ang nakikita nila. Diba? Kasi yung 30K, eh, malaki na rin yung halaga.
sa mga small timer na nagkakarakos at mga small timer na negosyanteng pichi-pichi. Ang ginawa ko, hindi nila alam, inipit ko yung, siguro mga 3,000 yun, inipit ko sa brief, maliit. Tapos, since mag-aalas 12 na noon, nangangalay na rin yung aking kamay. Una, palit-palitan kaming maghagis. Hagis nila, hagis ko, ganun lang, circle. Taya ka 3, taya ka 2, paghagis ka ng 3, 2, ganun lang, 2 sa mga hanggang. Wala nga 5 yata yun, eh. Ganun-ganun lang. Siyempre yung ganun halaga. Ayun. So gusto ko na, naramdaman ko na ayaw talaga nilang magpatalo. So yung naisip ko, ito na lang. Since na ayaw magpatalo, at kapag umayaw ako, baka mayroon tayong paglagyan. Diba? Kasi terador, operator ng jumper, businessman, illegal, holdapper. Anong mangyayari doon? Isa ka lang. Maaaring, pwede, ora mismo. Magkagulo kayo. Maaaring, yung pagpasok mo, kasi magkikita pa kayo eh. So, naisip po ganito. Tricky, tinago ko, hindi nila alam. Tapos, kinuha ko yung bato, yung panghagis na karakros. Hinati ko yung 30 mil. Nagay ko sa gitna. Sabi ko, okay, pagod na ako. Kayo naman. Akin na bato. Tapatan nyo na yan, 15 mil. Yun, in short. Kinasan nila. So, isa or dalawa or tatlong hagis ko lang. Cross. Talo ako. Diba? Tapos, suple. Ito, 15 uli. Ako uli hagis. Diba? Siyempre, agawan yun. Limaan, sino? Since na tatlo lang sila, tatlo lang sila maghati. Hindi ko alam kung pares yung hati nila. Isa, dalawa, tatlo, apat hagis, cross. O, tapos laban. Sabi ko, wala na akong hawak. So, pagod na ako, tulog na ako. So, hindi ako nanalo. Tabla lang ako. Barya lang natira sa akin. Sabay, uwi. Bili sigarilyo, isang soft drink, sabay, uwi. So, sa ganyan pong senaryo, ang una ko pong naisip doon ay talagang hindi nila ako titigilan. So, ngayon, life is life, money is money. So, mas mahalaga pa rin na lumagay ako doon sa sa safe net. Hindi naman sabihin sa tama, no? Sa safe, kung saan ako safe, kaysa naman mag-ambition ako doon sa pera. Since naman doon sa trabaho ko ay natutunan ko ay bawal ang gahamad. Kung anong mayroon, paghatian namin. Kung anong kunin mo lang yung para sa iyo. Yung hindi para sa iyo, huwag mo nang interesin. Yan po. Yun po ang aking kwentong karakros. So sana sinabi ko po yan, binidyo ko kasi po gusto kong i-share para kapulutan natin, kapulutan nyo rin ng aral. So, paalala po, ang sugal ay masama, wala pong sugal na illegal, wala pong sugal na legal, lahat po yan illegal. So, kung kayo man ngayon ay namumuhay ng dahil sa illegal, mayroon po yung hangganan at may katapat. So, tayo mabait na tayo ngayon, hindi na tayo masyado nagsusugal. Straightforward na tayo, trabaho at gawin natin libangan itong YouTube. Apo, so, tulad ngayon, may trabaho tayo, so papasok na tayo ngayon. At iyan po ang kwentong sugalan kong Karakros. Sana po nakapulutan nyo ng aral at hanggang sa susunod pong video. At maraming salamat at natapos nyo. At nire-remind ko rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. So ito po ang makatotohan ng channel. Wala po ritong bola. Hindi po atin uso ang hukus-pukus. So real talk tayo dito. Medyo pagpasinsyahan nyo na nga yung ating mga video. Kasi yun lang po yung nakakayanan pa natin sa ngayon. So later siguro mag-improve tayo.
makabili tayo ng mga commercial, makabili tayo ng commercial electronic blackboards, which is na dapat niyan ay ano ba, 42 inches na TV na nag-PowerPoint. Medyo maganda. So, it cannot afford pa sa ngayon kasi wala pa tayong budget. Mayroon pa naman, kaso lang medyo hirap tayo. So, yan po. Hanggang sa susunod na video. At muling nagsasabi, ako nga pala si Pulisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Kung kailangan nyo po ng crime assistant, dyan po yung ating social media. Connect lang po kayo, is PM is the K. Pwede nyo po akong tawagan sa ating number. Thank you for watching po. See you in my next video.